Tingnan ninyo si Isko Moreno, yung kanyang ano tawag mo rito, yung masamang ugali, ha? Masamang pag-uugali, yung attitude problem, kung tawagin, di ba? May attitude problem yan, ha? Akala mo kung sino, ha? Eh, nung naging vice mayor ni Erap yan, di ba? Nangangaladkad ng mga driver, nananampal, nambabatok, nang aaresto, di ba? O, pakita mo yung litrato. Alam ba ninyo na hanggang sa ibang bansa sa Europa, yung attitude problem ni Isko Moreno ay bit-bit niya. O, eto, hindi niya alam eh. Meron tayong mas marami pang... Ako, maswerte, ha? Maswerte lang ako. Sipin ninyo nung magpunta tayo ng Europe, di ko akala ko makakakilala lang natin doon eh, mga... mga isa, dalawa, marami na, lima, di ba? Nakikinig sa program natin. Bay, hindi eh. Mga kaibigan eh. Sangkaterba po sila eh. At hindi lamang yung iba nakasipot, ha? O nakarating sa mga pakikipagtagpo ng mga Pilipino sa atin. Niyayakap tayo ng mga kababayan natin. At ulitin ko, sinabi nila sa atin, kayo lang po ang kauna-unahang Pilipino na nakipag-usap sa amin. Yung mga matataas na tao na nagpupunta rito, kahit saan to sa Europa, kasi gusto nilang iparating yung problema nila eh. Lalo sa problema nila sa ating mga konsulado tsaka embahada. Naku po, mga kaibigan, nakakahiya mga pinaggagagawa. Yan ang unahin ninyong balasahin, ha? Yang ating foreign service, mga kaibigan. Eh, puro balasubas yung mga karamihan sa mga hinayupak na yan eh, mga kaibigan. Akalain ninyo, isa uniform ang problema sa renewal ng passport. Mga kaibigan, eh para saan yung konsulado? Pumunta ka rin, walang tao. Wala naman silang pinapapasok na tao. Puro online. Tapos pag pumunta ka rin, walang tao. Yung online, sasabihin puno. Ang pinakamalapit daw na scheduling, halimbawa, mag-o-online ka ngayon, ba, mga dalawang buwan pa o higit pa, ang susunod na pecha na pwede kang ma-schedule. Ha? Hindi pa sigurado yun, ha? Ma-schedule for appointment sa renewal ng passport mo. Ba, mga siraulo, hindi ho ba? Eh, sa ibang bansa ho, eh, hindi na pinapupunta tao. Inihuhulog na lang sa post office o kaya sa ano yun? In service. Ha? Yung forwarding service, mga kaibigan, eh daig nyo pa ang ano, Estados Unidos, ha? Sa Amerika, andito ka, di ba? Tayong mga Pilipino, yung merong may visa na expire, magre-renew ka, hindi ka na kailangan papuntahin doon. Ha? Gusto mo mag-renew ng visa, mag-online ka lang. Tapos padadala mo yung passport mo doon sa accredited nilang forwarding service. Oh, alam niyo na kung ano yung mga yan, di ba? Yung mga door-to-door, di ba? Oh, yun ang maghahatid sa'yo. At pagka natatakang ka na ng bagong visa, ibabalik sa'yo doon din. Oh, pababayaran lang sa'yo sa banko yung gastos. Oh, bago mo ipadala yung passport mo. Kasama na lahat doon. Ito mga hayop nito, nasa foreign mission, mga kaibigan. Eh nakapunta ako eh sa Switzerland eh, sa Geneva, meron tayong consulate doon. Sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng building, bagong-bago. At 'yun ay binili sa administrasyon ni Pinoy. Pinuntahan din namin
ipinasyal ako, gabi na eh, ginabi kami, pumunta kami sa Bern mula sa Geneva, nag-driving kami kasi pinasyal ako, tapos wala nang oras, sabi, idadrive ko na lang ho kayo para makita ninyo ang Philippine Embassy. Kasi ang capital ng Switzerland ay Bern, hindi ho Swiss, hindi ho yung Geneva o yung Zurich. Yun ang capital, Bern. Oh, mga kaibigan, B-E-R-N. Ay ngayon, idinaan lang ako ron para makita natin yung labas ng Philippine Embassy. Eh parang lumang bahay eh, na hindi kasing laki noong sa Geneva. Yung sa Geneva na konsulado lang, building, mga kaibigan, bago. At yun ay nabili ng Pilipinas sa administrasyon ni Pinoy. Oh, eh walang tao eh, mga kaibigan eh. Ang dinatnang ko ron, dumating mag-asawa na merong maliit na anak. Yun lang. May video ko noon, naayos mo na ba yung video na yun? Ha? Eh pero ito, balikan natin si Isko Moreno, si Isko Yukot Moreno. Oh, Isko Yukot Moreno. Kayong mga bayaran dito, ako swerte. Kasi doon kahit papano ay niyakap tayo ng mga kababayan nating Pilipino. Nasabik sila na makausap, makaharap tayo. At sila nga eh, kasakasama ko kahit saan magpunta eh. Hindi ako lumalabas doon ng walang kasama. Ang totoo, kulang ang araw ko, ang schedule ko para mapagbigyan ko ang lahat ng imbitasyon ng ating mga kababayan. Hindi natatapos eh, mga kaibigan eh. Eh isipin ninyo, si Isko Moreno kasama pamilya, tsaka ilang aso, di ba? Napunta sa Paris. Hindi ko alam kung kailan ito at kung saan ito, pero ipinadala sa atin galing sa Paris ang litrato. Ayun, nakikipag-away, mga kaibigan. Ipakita mo yung litrato. I-close up mo yan. Malaki na ba yan? Makikita na yan sa screen. Ayan ho, nakikipagtalo si Isko. Akala niya, uubra sa ibang bansa. Ang mga tao dyan eh, dyan mo makikita, bit-bit niya yung attitude problem dito. Akala niya, VIP siya ron. Oh, eh, wala man lumalapit sa kanyang Pilipino, nakita siya. Pero hindi siya nilapitan ng mga Pilipino, nakita siya. Ayan, nakunan siya ng litrato habang nakikipagkomprontasyon. Nakadipa pa eh, oh, mga kaibigan eh. Oh, dala niya yung attitude problem. Nakala mo kung sino. Ayan, eh, hindi uubra doon yan. Ang mga tao doon, nabanggit ko na nga sa inyo, kalmado mga tao. Makikita niyo yung position nung ano, nung kausap niya, yung kaharap niya, mga kaibigan. Very cool. Ha? Kalmadong kalmado habang itsurang nang gagalaiti si Isko na nakadipa pa. Ayan, makikita mo eh. Oh, hindi ko alam kung kasama niya yung nasa likod niyang nakaitim na yon na babae na natatawa lang. Oh, hindi ubra English doon na, lalo na English mo eh. Sabagay, di naman maiintindihan doon kung mali yun eh. Kasi hindi nagsasalita ng English ang karamihan sa mga Pranses. Katunayan, nabanggit na rin natin dito na yung pala sa France. Halimbawa, nagtatrabaho ka dyan, tapos hindi ka marunong ng kanilang salita. Ah, hindi ka marunong mag-French. Pag-aaraling ka pa. At pag pinag-aral ka, habang nagtatrabaho ka, eh, babayaran pa nila yung pag-aaral mo. Ikaw ang mag-a-adapt sa kanila. Parang sa Italy, di ba? Kaya may kasabihan eh, when in Rome, yan, ha? Yung, kung ano yung ginagawa sa Rome, yun ang dapat mong gagawin. Ha?
do what the Romans do. Yan, ganyan po mga kaibigan. Ganon din sa France. Ayan o, kita nyo sa litrato, nakarating sa ating kaalaman na gumawa ng eksena. Kakahiya, ano po? Naipagmalaki niya kaya na ako yung presidential candidate sa Pilipinas. Ha? Na ika nga eh, natalo. Na kung makapagtalumpati, eh, akala mo kung sino, nakasara pa yung botone sa leeg, dahil ang sute barong Tagalog, ha? Kung makapagsalita, eh, presidente na eh, dating eh. Well, worse. Nag-English pa eh. Ayan, kita ninyo. Yan ang sinasabi natin eh. Oh, eh dito pwede yung ginagawa mong yan. Eh dun hindi pwede yan. Di ba? Kakahiya, mga kaibigan. Palain mo, ito magdadala ng kahihiyan sa Pilipinas. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Bueno, anak ka ng po. Ay, kwan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ah, uulitin ko sa inyo, may isang associate justice inappoint, di ba? Ang apelyido Padilla, babae yun. Napalathala na lamang huli na nang mapalathala sa pahayagan yung kanyang mga naging sagot sa naging interview sa kanya ng JBC. Pati na dun sa ibang kandidato sa pagkamahistrado ng Korte Suprema. E na-appoint na ito. Ha, pagkatapos na dumaan sa kwan, JBC. Oh, eh na-appoint eh. Pero tandaan niyo si Padilla, sa sandali lang, wala pa yatang 2 buwan. Early retirement na ang ikinakatwiran ni health reasons. Pero bago siya mag-resign ay lumabas. Pero na-appoint na siya, nakaupo na siya. Lumabas yung interview ng JBC. Siguro yan ang ginamit para tanggalin siya sa pwesto. At yung pagre-resign niya, ako hindi ako naniniwalang nagbitiw siya sa ganang kanyang sarili. Kung hindi, pinag-resign siya. Yun ang paniwala ko, mga kaibigan, si Justice Padilla. Bakit? Kasi sa interview sa kanya, mga kaibigan, ang naging sagot niya kung siya ang ano ang palagay niya doon sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. O, ano naging sagot niya? Ang sagot niya, hindi anya matatakasan ng Pilipinas ang pananagutan sa panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC. Sa madalit sabi, alam din nila yung batas. Eh, maestrado ka eh, di ba? Eh, kailangan alam mo yun. Yun ang naging sagot niya eh. Kaya, later on, after a while, nag-resign. Mga kaibigan, siguro hindi nakabuti kidigong nyo. Ha? Kasi pinipilit nila, wala silang pananagutan. Ayaw nilang managut eh, di ba? Eh, ayaw nyo lang yun. Pero, hindi nangangahulugang, hindi kayo pwedeng panagutin. Mapapanagot kayo. O, sapagkat yung mga pinapananagot sa inyo, nakasalanan ninyo, ay nangyari sa panahong kayo ay miyembro pa, o ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC, hindi pa kumakalas.
mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Oh, sa Facebook, kailangan ba nilang ano? I-like nyo lang yung Percy Lapid Fire. Ha? Meron tayong page eh. Kung sino-sino pinakikinggan ninyo walang kwenta eh. Hindi ka, di ba? Doon kayo sumusunod eh. O, si... Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli, pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay babalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Sabayan po, mapapanood tayo sa ating FB Live. Alas 10 ng gabi po yan hanggang kung anong oras po tayo matatapos. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat. At magandang gabi, Menardo Guevara! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapi ang pag-ibig.